ang Unmanned Aerial Vehicle o UAV ng Pilipinas. Ito nga po ay ang Elbit Hermes 450. Isa nga po ito sa pinakamagandang unmanned aerial vehicle sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Elbit Hermes 450 ay isang Israeli medium-size multi-payload unmanned aerial vehicle o UAV na dinisenyo para sa tactical long endurance missions. Meron nga pong endurance ang UAV na ito na hanggang sa 20 hours. Ang primary mission nga po nito ay ang reconnaissance, surveillance at communication relay. Meron nga din po itong payload options na kasama tulad ng electro-optical infrared sensors, communications at electronic intelligence. Gayun din nga po ang synthetic aperture radar, ground moving target indication, electronic warfare at hyperspectral sensor. Ang national origin nga po nito ay ang Israel, kung saan ang manufacturer naman ay ang Elbit Systems. Ito nga po ay na-introduce noong 1998 at kasalukuyan nga po itong aktibo hindi lamang sa Israel kundi pati na rin sa ibang mga bansa. Ang variant nga po nito ay Tails Watchkeeper WK450 at ang mas developed variant nga po nito na Elbit Hermes 900. Ang mga current operators nga po ng Elbit Hermes 450 UAV ay ang Azerbaijan, Botswana, Brazil, Colombia, Georgia, Israel, North Macedonia, Mexico, Pilipinas, Singapore, Thailand, United States at Zambia. Habang former operators naman nga po nito ang United Kingdom. Mga idol, ang general characteristic nga po ng UAV na ito, unang-una ay hindi na nito kailangan ng crew dahil pinapalipad ito gamit ang remote. Meron nga po itong capacity hanggang sa 180 kilograms. May haba nga po itong 6.1 meters, may wingspan na 10.5 meters, gross weight na 550 kilograms, at fuel capacity na 105 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay isang UAV Engines Limited R802/902 1 kil engine. Ito nga po mga idol ay may maximum speed na 176 km per hour, cruise speed na 130 km per hour, stall speed na 78 km per hour, range na 300 km, endurance na 17 hours, at service ceiling na 5,500 meters. Ang Philippine Air Force mga idol ay nakatanggap ng complete system ng Elbit Systems LTD Hermes 450 Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle. Ito nga po ay parte ng Unmanned Aerial Systems Acquisition Project sa ilalim ng Horizon 2 Phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Hermes 450 mga idol ay ang kauna-unahang UAV sa serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. Ang Pilipinas nga po mga idol ay bumili ng isang system na binubuo ng tatlong UAVs. Ang end user nga po nito ay ang 300 Air Intelligence and Security Wing ng Philippine Air Force. Ito nga po ay may budget na mahigit sa 8 billion pesos. Ito nga po ay nasa katuparan gamit ang government-to-government deal kasama ang Department of National Defense at Israeli Ministry of Defense. Habang ang pondo naman ay mula sa General Appropriations Act funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via Multi-Year Obligation Authority Process. Noong 2019 pa nga po mga idol, nung unang dumating sa ating bansa ang mga binili nitong Hermes 450 UAVs. At napakinabangan na nga po ito ng Pilipinas sa iba't ibang mga misyon. Malaking bagay nga po ang mga unmanned aerial vehicle para sa Philippine Air Force mga idol. Dahil gamit nga po ang mga ito ay hindi na nila kailangan magpalipad pa ng mga eroplano kung saan malalagay sa alanganin ng mga buhay ng kanilang mga piloto. Mas convenient nga po ang paggamit ng mga UAVs kung ikukumpara sa paggamit ng mga eroplano. Ito nga po mga idol ay para lamang sa mga reconnaissance, surveillance at communication relay missions. Mga idol, dahil nga po sa modernization program ay unti-unti na nagiging bago ang mga kagamitan ng ating bansa. At dahil nga po dito ay mas lumalawak ang ating kapasidad at mas lumalakas ang ating puwersa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!